So what's up mga amigo? So may gagawin po tayo ngayon sa part of maintenance ng ating motor. So papalit tayo ng disc plate sa ating preno sa likod. So actually DIY lang na DIY talaga yun. Samahan niyo po ako, Yassified here. Pansin nyo, yung aking hindi siya katulad sa mga ibang gumagawa ng rare conversion ng mixer, yung talagang set na, no? Yung ating papakita ko lang ito, naka-sprocket tayo, tapos naka-flange hub. So papalitan lang natin yung plate tsaka yung tornilyo. Yung ibang gumagawa ng conversion, nakaset na sila, naka-flange hub na sila dito, rekta. So yung ating kakaiba, yung conversion natin is since 2016 pa. Hindi pa alam kung anong mga sukat. Unlike ngayon, pwede nyo nang mabibili tulad ng mga OEM, tapos yung mga ibang conversion kit, nasasakto na. So actually, meron namang mga legit na gumagawa ng mga conversion ng mixer, lalo na yung mga carb kasi wala talagang disc brake yung likod nun. So ayan, papakita ko sa inyo yung aking DIY na paggawa nito. So no disclaimer sa mga nagre-rare conversion ng disc brake ng mixer. Sa akin, magpapalit lang tayo as part of our maintenance. Ayan. Kung makikita nyo aking rubber dumper, ito po hindi na original, ano. So maraming nagbebenta sa online na ganitong klaseng rubber dumper. So made of talagang solid na rubber siya. So ano na kung saan siya, ano, parang mga heavy duty. So matagal ko na siyang ginagamit. So ayan. So para hindi talaga kumalog yung ano nyo, yung part ng sprocket. So kung medyo may alog siya, konting play, sapakan nyo ng mga matitibay na pwede dito, yun. Pwede plastic or something na rubber para mas sumikip pa siya. So iwas kalog. So tanggalin ko muna yung ating rubber damper. So dito po. So dito yung bolt, ay yung nut. So luluwagan natin yan. So ayan, natanggal na natin yung apat na nut. So ayan na, titingnan nyo ha. So ito po yun. So, kung makikita nyo yung apat na butas natin, ayan po yung apat na butas na binuta sa ating mugs. Tapos, ito naman ang magpuporma. So, this is a conversion ng XRM Trinity. At basta conversion na display. Tapos, yung inyong flange hub na gagamitin mga amigo. So yung flange hub na gagamitin nyo po, ito, syempre pang XRM din. Magiging swap siya dito. So ito naman yung ating
sprocket. So kung yung sprocket na po na to is ito yung sprocket na pang TMX. So yung tip nito is 34. So ito po. Ayan, so ganyan po siya. So 34 yung tip niya. So yan yung naglalapat. Ayan. So kaya siya nakat dito. Kaya siya nakat dito dahil dito lulusot yung ating hub. Papakita ko sa inyo mamaya. Tatanggalin ko muna yung ating flange hub. 6 months later. So ayan na nga. Ito na yung ating flange. Tatanggalin ko lang yung ano natin. So ito yung ating conversion. Tapos tikunin natin yung ipapalit na display. Ayan. Ayan mga amigo. So ito yung luma natin. Medyo kinalawang. Medyo manipis na tayo sa kakote. So ito yung ating bago. Ayan. Ito yung ating bagong display, no? Convert. So same lang siya. Ayan. So same lang siya ng butas. So ito yung lalagyan natin. So yun guys. Yung flange hub na to is pang XRM. Ayan, pang XRM po siya. Siyempre yung ating plate is pang XRM din. So ganito po siya pag-attach. Ayan. So ibubolt natin siya ulit. Ayan, kailangan kapag nag-fix kayo nito, so dapat hindi siya kakalong. So dapat hindi siya kakalong. So hihigpitan natin to. So TMX bracket 34 teeth. So kaya meron siyang tabas dito mga amigo, kasi para po siya dito. So makikita mo yung lock na to, para po siya dito. So ipapasok natin yan. Yan, ipapasok natin. Ayan po. So papasok siya. Ayan. So ayan na. Pasok na siya. So kailangan silipin nyo rin na wala pa siyang kalog. So dapat wala siyang kalog. So ayan na po siya. Yung sprocket na TMX 3040 428. Tapos pasok mo siya dito. Tapos isasalpak natin siya sa mags. Tapos natin sa mags para makikita na natin. So yan. So higpita na natin. So dating dito, doon naman tayo maghihigpit. Ayan, so ilalagay na natin yung nut natin sa kabila. Ayan.
yan. So, ayan na, mga amigo. So, ito na yung ating bagong display. So, wala na itong alubyan. So, higpit na. Ang makikita niyo dito, lapat na ito. Saka ito. So, ito na po siya. So, ito na yung ating bagong display. Ang version na po siya. Ito kami ni Luma. So, kung tatanong niyo ako, ito po ay pang rear XRM display. Tapos yung flange hub natin. Ito. Flange hub. Tapos 34 feet na 10x 428 na spot. So, yun lang po. So, kakabit ko na yung ating mag sa likod. Yun na lang. So, ang ginagawa ko, sinasapatan ko yung gilid. Para fit na fit. So, ayan na. Nasalpan na natin yung ating gulong. Hindi yung basta-basta nagbutasan lang, hindi yung napagbutas, ay mali pala, lumaki. So, kailangan fit lang talaga siya dun sa paglalagyan nyo. Kitang-kita nyo naman kanina yung nilagay natin yung ating
DIY na na conversion. So, yun na, may sprocket nga tayo dito nilagay. So, ayan, nasa inyo na yan kung gagawa kayo ng sarili nyo. Sila Jenny Works, J. Marish, si Goto, ayan, shoutout sa inyo. Ayan, nagagawa yun sila ng mga display conversion. So, mostly ginagamit na ngayon yung mga okay, yung mga diesel pack na lang. Yung wala ng butas. So, mas maganda din yun. Para hindi magbutasin yung mugs nyo. Yan. So, hanggang dito na lang yung vlog ko. So, nang hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, so, huwag po kayo mahiyang mag-subscribe. Tsaka, click nyo yung notification bell. So, ulit, Yasified. Nagsasating ride safe palagi. Huwag ugaliing magkipagkarirahan sa daan. At naman tayo makakarating sa paroroonan. Yan. So, babush, ingat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.